Hello guys, good morning. Welcome to my channel. Ituturo ko sa inyo kung paano matutong mag-SketchUp. Okay? So ngayon guys, magsisimula tayo. Ito yung icon ng Google SketchUp. Makikita nyo. I-emphasize ko rin to. So ngayon, i-click mo lang. First click, left click, then right click. Open nyo lang guys. Okay? So, maghintay lang natin ng konti. Kasi yung pag-run ng software is depende dun sa laptop ng ano yung mga requirements dun or yung mga specs ng laptop nyo. So guys, nandito na tayo sa welcome screen. So ito yung welcome screen niya. So makikita nyo dito ay create new model. So yung pag-create new model, makikita mo dito yung preset ng mga templates. So ibig sabihin nun, pwede ka mamili dyan base sa gusto mong template. So bali guys, pwede kang ano ipili dito kung mahilig ka sa inches o mahilig ka sa meters o mahilig ka sa millimeters, depende sa inyo. Pero yung ituturo ko dito guys is gagamitin natin yung meters para mas madali. Okay, actually pare-parehas lang yung lahat ng templates na yan, only lang sa units lang nakakadepende. So AutoCAD kasi iba yung settings nya. So okay, so dito guys, may mga templates din naman sa AutoCAD pero yung sa SketchUp kasi mas maganda siya pang 3D. So okay guys, dito tayo, pwede ka mamili dito sa more templates. So dito, woodworking, landscape, 3D printing, urban planning, plan view, pero yung settings niya para-paras lang. So dito lang tayo, para dito sa tutorial na to. Okay, dito sa simple meters. So by the way guys, nakikita natin dito sa screen na to ay itong pwede kang matuto dito sa mga SketchUp na program, yung build videos niya, yung ka-install na rin. So bali guys, ito yung mga recent files na in-open ko. Bali, katulog ko sana pa. So gusto ko magsimula din sa tutorial mismo. Okay, so magsisimula. Okay, start. So dito, click lang natin to. Ito yung pili natin. Okay, so hintay lang tayo ng konti. So guys, ito yung window niya. Okay, so yung cursor, yung paint, eraser, nakikita mo dito, ito yung paint line, curve, yung freehand, pwede mong gawa ng curve ng ano. Ito yung freehand. So ito yung rectangle, pwede kang ano ng rectangle, circle, yung paggawa ng circle, at saka polygon. So next is yung arc, pwede kang gagawa ng arc depende dun sa points mo or yung reference mo, kung saan mo to point arc, simple arc o yung 3-point arc. Bali, nagdepende dun sa degrees na gagamitin mo. So ngayon guys, okay, proceed. Ito yung move button, yung naka-cross. Okay, yung push-pull, yung parang ihila, parang hilain mo yung surface niya, yun yung sa ano. So, madali lang yan, madali lang tong ano. So ngayon guys, ito yung rotate. So pwede mong i-rotate yung tao, rotate yung object, i-rotate yung ano yung dinodrawing mo doon, i-orient mo as per doon sa alignment na gusto mo. Okay? Follow me. Yung follow me guys, yun yung gagamitin doon sa mga object na yung surface mo na yan. Pwede may surface ka, tapos may reference line ka, paikutin mo, pwede mong i-follow doon. So, bali, mas madali lang talaga siya. Yun. So, next guys is yung scale, paano i-scale yung object mo. Minsan kasi yung iba kinapi lang, tapos iba yung scale niya mas maliit, gusto mong lakihan. So depende dun sa ano, dun, then yun, pwede mong gagamitin yung scale na to. Okay, so next is offset. Offset, ito yung pag may surface ka na, kagawa ka ng ano, tapos i-offset mo. Halimbawa, meron kang area, tapos yung gilid lang yung mag-offset ka doon. Para magkaroon ka ng ano, gagawa din siya ng linya na
naka-offset dun sa boundary ng existing boundary niya sa surface, its surface. Di ba, isang surface yan, pag i-click mo tong offset, mag-offset din siya. Kung tapos, i-input mo lang kung ano yung offset distance siya. 1 meter, 2 meter, 0.5 meter, depende sa inyo. So, ngayon, next is itong tape measure. So, yung tape measure, bali yun yung pagsukat mo. Halimbawa, galing sa gilid, magdodrawing ka pero wala kang reference, hindi mag-i-snap yung cursor mo, gawin mo, gagawa ka ng ano, yung sa yung tape measure na yon from reference line, distance, then pwede ka na maggawa ng linya with dot after dun sa reference. Parang hidden line lang siya pero mas madali. Next is dimension. Pwede kang gagawa ng dimension dun sa mismong object mo para malaman mo kung ano yung sukat at saka yung ano niya. So next is yung protractor, yung angle ng rotation mo or yung kung ano yung slanting dun sa object na 3D mo. Madali lang din yan. So ngayon, ito yung text leader kung sa tugat pa. So, okay. So next is yung 3D text. It means ito lang yung ano, pag gusto mong yung 3D text, naka yung couple ng text niya, yung 3D niya, tapos isulat mo kung anong gusto mo. Yun yun. Tapos yung rotation, orbit. Yung orbit guys, ito, magagamit ito pag ano, kaka-orbit lang yan. Yan o. Click mo lang yung mouse niya. Ma-orbit mo na yan. Okay? Tapos pag parang yung ball ng mouse mo, parang aplusin mo lang ng papunta sa'yo, mag-zoom out siya. Pag zoom in, parang i-ano mo lang, aplus palayo. Okay? Next is yung pan. Yung pan magagamit yan, i-move lang yung object. Iba dun sa rotation. Yung rotation kasi, kung gagamitin mo yan, yan o. Okay, yan. So, yan. So, next is, itong zoom. Yung zoom, sa sinasabi ko guys, yun. I-click mo lang, i-long press mo lang, zoom in, zoom out. Okay, practice lang guys, makakukuha niya din yan. Tapos dito, zoom window. Pag yung zoom window, yung specific lang halimbawa dito, tapos titingnan mo yung ano, sa sobrang laki ng drawing mo, pwede mong titingnan lang yung object na yun. Ayan, yung sa loob ng box niyan. Okay? Yan. Okay? Okay guys, thank you. Abangan nyo yung kasunod na ano, kasi ituturo ko sa inyo. Marami pa ako ituturo sa inyo. Basic pa lang to. Gagawa tayo ng building or gagawa tayo ng bahay. Basta ano lang, follow lang kayo sa ano at subscribe mo lang yung sa baba para marami tayong video na gagawin. So guys, so ito yung window screen niya. So ipapaliwanag ko sa iyo kung ano yung mga functions ng mga button na to. Okay, to start. By the way guys, is just save na lang natin. Punta tayo dun sa i-set niyo lang kung saan niyo gusto. Okay, save. I-replace ko lang yung existing na file ko. Okay, ito yung mga buttons na naka-default sa SketchUp. So, yung buttons na to ay makikita nyo din dito. Punta lang kayo doon sa view. Then, punta kayo doon sa, i-click mo lang to. Bali, kung i-uncheck mo yan, mawala makikita mo kung ano yung mga object dito. Nakikita mo na wala. So, ngayon, i-check mo lang kung ano. Puro sa ngayon, di pa naman ginagamit yan. Yung camera, kita mo. Camera... Hindi muna natin gagamitin yan, pero sige lang. Okay. Getting started. Itong getting started guys, na ulit na rin dito sa large tool set. Nakikita mo yung large tool set.
Yung large tool set, ito yung dito sa gilid. Okay? Pero naulit na rin yan. So, pwede mong i-hide yung large tool set, yung getting started. Tapos, i-appear mo lang yung large tool set. Okay? So, next is layers. Saan yung layers? Ito yung layers. Yung layers na yung magagamit yan, guys, pag mabigat na yung file nyo, i-hide nyo lang para pag ikot, pag i-orbit nyo, bagaan siyang iikot. Kasi 3D yan eh. I-organize mo yung mga file, mga object nyo, i-group nyo. For example, column, wall, window, para lalo na pag malaki ang drawing mga building. Location, pag sa mga ano yan, mga pang-expert na yan. Ituturo ko din yan sa inyo. So ngayon, dun lang muna tayo sa basic. Sa measurement, ito yung nasa baba. Okay, nakikita nyo dito, nawala siya. So next is principal. Yung principal, ito yon. Pwede mong ano, pero nandito na yan. Ito yung principal na toolbars. Nandito na yan. So no need. So yan, section, styles. Yung styles niya, pwede mo rin makikita dito yan. So hindi naman ganong importante. So next, trimble, connect. So views, ito yung makikita mo, left side view, top view, ganon. Okay, then warehouse, ito yung online na ano, yung nandito yung mga nag-i-sketchup din, ina-upload yung mga object nila doon, tapos dina-download ang iba. Pwede rin na, ituturo ko din yan sa inyo. Okay, so yan yung introduction niya sa toolbars. So ito, hindi mo na kailangan. Okay lang natin, close lang. Okay, so ito, i-organize lang natin yung toolbars niya. Okay, sa pag-organize ng toolbars niya, i-click mo lang yan. Yan. Yung mga, ito yung mga gilid ng mga toolbars eh. Na yung mga group of tools, yan yun. I-click mo lang, nakikita mo. Kita mo dito, wala yan. So, i-move mo lang. Yan. Angat mo lang, drag mo. Pwede mong dito. Yan. Pwede mo i-drag. Pwede mo ipasok dyan. Yan. I-align mo lang. Yun. Okay. Then next, i-maximize natin yung window. Okay. So, yan. Okay. So, ito guys, na ma-adjust din yan. Yan. Okay. Or, pwede din lahat ng toolbars nandito. Nandito. Depende dun sa tools arrangement mo. Yung convenient ka. Okay. So, ito yung mga tools niya. Yan yung pag-organize ng ano, ngayon ititesting muna natin yung mga tools niya. Okay? So, actually guys, marami tayong dapat matutunan. Kaya kailangan natin na subaybayan yung channel na to. Makakatulong ako sa inyo guys at saka matutulungan nyo rin ako. Ngayon, ititesting muna natin yung mga tools niya. Okay? So, magsimula tayo dito sa rectangle. Okay? Ito, i-introduce ko lang. Ito yung cursor. Ito yung paint. Yung parang paint bucket. Nakikita nyo guys, patagalin mo lang ng isang segundo dyan, mag-appear na yung nagpapapap na yung details niya. Kung ano yung kaya ng toolbars na yan. So, okay. Yan. Eraser. Paint bucket. Line. Freehand. Rectangle. Yan yung mga ituturo natin. Okay. So, move. Din natin mamalayan. Madadaanan din natin mga tools na yan. Step by step muna tayo. So, simula tayo guys dito sa rectangle. Okay. Sa rectangle na yan, pwede ka magsimula dito sa orbit na yan. Ito. Or dito sa malawak na area mo. Kahit saan-saan ka dyan, pwede kang mag-drawing head dito pa. Walang kaso yan. So, okay. So, halimbawa, dito tayo guys. Magsimula tayo. Pag-click po, i-click mo lang isang corner. One click. Okay. Kung makikita nyo guys, naka parallel yan. Sa X, sa itawag natin to na Y, itawag natin to na X yung pula. Z yung blue. Z. Zebra. Okay. Okay.
So next is okay, i-click po lang yung pangalawang corner. So depende guys kung ganyan, ganyan or depende sa inyo. Or pwede niyo i-click diyan or pwede niyo i-ano dito sa dimension. So habang nandiyan 'yan, mag-input ka lang ng data. For example, 10. For example, 4 then comma 5. Okay? 4 and 5. That means guys, yung 5 is yung y. Kung sa coordinates pa, x and y. Okay? Tandaan nyo lang yung x and y. So yung x, yung tinype natin dito, 4. Okay? So next is ngayon, kung makikita niyo guys, ito yan yung rectangle natin, unang step, rectangle. Ngayon, pwede niyong i-sukatin. Okay? Masusukat niyo dito. Gamit ang dimension. Yan. Oh, 5. Then yan. Ito kasi pag nag-click mo na, minsan hindi pa nag-ano. Okay? Click natin. Okay. Ayan, may dimension ka na. So, parang gano'n na. So, yung dito, yung floor plan, pwede ka rin gagawa dito. Or, pwedeng galing sa AutoCAD at saka i-import mo lang dito sa SketchUp. Ituturo ko din yan, guys. So, huwag kayo mag-alala. So, ngayon, ito na yung dimension niya. So, nagagamit natin yung rectangle at saka yung dimension. Ngayon, gamitin natin yung eraser. So, eraser. Ito yung eraser. I-delete muna natin yung dimension kasi hindi pa naman natin kailangan yan. I-ano lang natin. So, step by step lang tayo. So, next is i-delete natin. Okay? Eraser. So, yung eraser niya, click natin. Tapos, i-click mo lang yung object na gustong i-delete. Okay? Oh. Diba? Nag-highlight siya ng blue at saka na-delete siya. I-click mo rito. Oh, yan. Okay. So, pag-change guys sa default na buttons which is yung cursor, ito, pwede mong i-spacebar mo lang. Okay? Spacebar. Space. Okay. Yan. Bumalik na. Kada pumindot ka dito, tapos natapos ka ng linya, pindot mo lang. Ayan. Tapos, iba na naman, yan. Tapos, nagbago yung isip mo, spacebar ka lang. O, yan yung shortcut niya. Okay? So, next is, ito. Paano gumawa ng box na rectangle? Pwede natin step by step, guys, para malaman nyo yung, no? Dito muna tayo. Saka na natin gagamitin yung push and pull. Ito. Line, vertical. I-follow mo lang yung blue. Ito yung, that means pataas. Pwede mong pababa, pwede mong pataas. Depende sa orientation ng object mo. So ngayon, cell dito, pataas tayo. Example, 3 meters. Okay. Then, pwede, dahil alam natin to na 4 yan, input natin yung 4. Okay. Then, close. Oh, nakikita mo guys, nakakaroon siya ng surface. Kasi, coplanar siya. Bali, nag-iisang ano. Pag hindi yan coplanar, ba? For example, gumawa ako dito. Yan. Tapos nag-ano ako dito konti. Yan. Tapos bigla akong pumasok dito. Hindi siya naggumagawa ng surface kasi hindi naman sa coplanar eh. Okay? Nakita niyo. Ang minimum na dapat siyang ano is rectangle, triangle, I mean. Magkakaroon siya ng surface. Kung ganito yung nangyayari, tapos ano, ganyan talaga yung ano niya, surface niya, pwede mong gagawa ng isa. Gumagawa siya ng surface kasi 3 points lang yung minimum niya para magkaroon siya ng surface. Okay? So, yan. I-delete natin. Ang shortcut ng delete, guys, para hindi ka na magpindot dito, E. Click mo lang E. Okay? A. E. Okay? Yan. Oh, tapos na. Ngayon, itutuloy natin yung box natin. Okay? L. Yan. Click mo lang dito. Kung nakikita mo guys, parang may reference line siya. Kung na nakaparallel din siya dito sa x-axis natin. O, yan. Click mo lang.
click mo lang 1 then 4. O makikita mo din yung reference natin dito. Nakikita mo meron siyang nakalan siya. Pag ganito guys, naka-snap siya. Kung ito yung circular na ano niya, reference siya, tapos dito nag-appear, it means alignment siya, naka-align siya. Okay? Pindutin mo lang, tapos down. Okay? So yan yun. So next is ito. Click ka lang. Yan. Tapos ito. Nag-close na siya kasi may existing na siya na vertical. Okay? So yan yun. So next is ito. Yan. Tapos ito. Tingnan mo guys kung ilan yung ano. Dalawang surface yung mga gawin niya. Okay? Kasi may existing na siya na line dito. Tapos same line pa, same level, same elevation or same plane na siya. Yan ang gawin niya. Ginawa lang niya dito tapos nag-create na siya ng surface. So yan yun guys, yan yung ano niya. Okay? Oh. Nagkamali tayo dito na ano kasi dito kung susukatin natin iba yung na-create natin 3 meters lang. Yung dito, ginawa natin is 3.34. Ayan o, oh, ayan kita nyo. Para mag-adjust yung dimension nyo guys, i-move mo lang M. M. Tapos click nyo guys, adjust nyo. Ayan. Okay. Nakikita nyo, tapos yung ito, box. Ayan. Okay. Ayan. Makaka-dimension ka na rin dyan. Okay. Okay. Oops. Ayan. O, diba? 3, 4. Then, dito, nagkamali tayo. So, pwede natin na anuhin yan. Okay? Nakagawa na tayo ng box, guys. So, ito, para kung ile-level natin yan, kung ile-level natin, halimbawa, kung titinan mo yung level niya, ito, gagamitin natin yung tape measure, create ka lang dito, kung ano yung ipaparallel niya guys, ito, parallel dito, yan, i-click ka lang, yan, tapos, yan, kita mo, nag-i-snap siya dito, or pwede kang mag-input ng 3 meters. Okay, kasi 3 meters to eh. Okay, 3 meters. Input guys, 3 meters. Okay? Yan, isang surface rin yan kasi reference lang to. Okay? Infinite yan. Okay, yung ginagawa natin ngayon is infinite. Ngayon, gagawin natin is gagawa natin ng line. Or yung sukat ng line guys is yung L. Yan. Click natin dito, yung L niya, line, okay, yan. Oh, so, nadi-divide yung surface niya. Create dito, yan. Mag-create dito, para i-divide mo yung surface. Yan, i-divide mo yung surface. Pwede mo rin gagamitan ng E, or eraser, E. Click D guys, yan, nag-delete ka. Gumagawa na rin siya dito, kasi may surface na rin kasi, pero not line dito. At saka may line ka din ginawa dito, may line kang ginawa. Nung paggawa mo ng last dito, nagagawa na siya ng surface. Okay? So yan yun. Okay? E. Yan. Yan. Oh. So guys, nakikita mo na yung ano natin na wala na dun sa yung dimension natin nandyan pa rin. Okay? Okay? So, yun. Yung ano na to, i-click mo lang yung dimension. Pwede mong i-adjust yung ano niya. Yung isa i-insakto mo lang yung snapping ng ano niya. Okay? Hindi lang na accurate, guys. Yung dimension guys, pwede mo din may mga ano yan. Diba, i-double click mo lang. Edit 3.0. Diba, mayroong mga dimension na pwede mo rin yung gagamit. Okay? Ayan. Pero pwede mo talagang i-ano yan or i-remission mo lang. Delete natin ito, E. Then, gagamitan natin ng dimension yun. Okay. Oh, again. Okay. Oh, here we go. 3 meters. Okay. E. Okay.
Then, i-dimension natin to. Ayan. Ayan, gagawa tayo ng another rectangle. Another rectangle siya, yan. Dito, for example, i-snap na natin yan, huwag mo nang i-click para mag-level siya, yan. Tapos click. Okay? Tapos snap din natin dito. Yan. So, makikita nyo dito guys, nag-ano din siya, nag-adjust siya base sa usama. Oh, pwede mong yung input na 4. Right. Ayan. Diba? 4x, 5y. X-coordinates lang yan. Ngayon, ituturo ko sa inyo yung push and pull. Ito, gagamitin natin yung pull na yan. Pwede mong i-click yan. Or, gagamitin mo yung P. P yung ano yan. Okay, P. Oh, na-highlight na siya. Ibig sabihin na na-activate na yung buttons niya. Yung P na yan, nakikita mo guys, yung surface niya, kung saan yung gustong i-pull mo, na ano siya. Okay? Yan. Kita mo? So, dahil ito yung i-ano natin, yan. Click mo lang, one time. So, yan. Gagamit yung pull. So, dahil dia guys, yung 3 meters siya, yung 3 meters yung ano, input ko lang, 3 meters. Check natin kung pares ba yung dimension niya. Oh, yes. Diba? Okay. So, yun. So, ngayon, halimbawa, kung pag-pull mo, tingnan mo pag-pull guys, pag ano, na-adjust siya. Yung dimension niya, yeah, nag-adjust yung height niya. Oh, nag-adjust din yung height niya. So ngayon, for example, ganyan yung unang yung pag-pull mo. Okay, gusto mong i-level dito, tapos wala kang dimension. Pwede mo nang i-reference dito, yan, takbo mo lang dito, sa surface. Dito, hindi mo pwede may takbo kasi height yung pinag-usapan eh. Yung surface din ng top yung gagamitin natin. Surface ng top, oh, yan. Okay? So, mas madali ito guys. Kailangan mo lang ano. Okay, yan. So, pag ganyan, huwag kang bumalik dito para mag-click. Dito ka na mag-click. Dito na. Okay? So, yan. Click mo lang, one time. Okay. Yan, nakagawa na tayo ng dalawang box. Gagamitin natin yung move function. Yung move guys, ang kailangan mo lang i-move, halimbawa, i-highlight mo lang. Gamitin mo lang ng left click. Left click, yan. Highlight mo lang. Tapos, pindutin mo lang to. Madali lang siya. Okay, move. Okay, move. Reference point. Yan. Oh, move mo siya. Okay, kahit saan mo laruin pwede yan. Pero, nasa isang surface lang yan. Kung gusto mong i-move siya, halimbawa, pag move mo, yan. Click mo. Yan. Okay. So, yan. Ngayon, space bar mo. Space bar mo. Okay, nagde-default button siya, tapos click sa labas. Ngayon, kung gusto mong iangat sa taas, okay, i-highlight mo lang. Highlight. Okay, highlight. Okay, then, M, iangat mo lang, click ka lang isang reference, or, click ka lang dito sa ano, i-reference mo, okay, M, reference ka dito, tapos angat ka. O yan, di ba? Paangat yung ano mo, yung reference mo para aangat din siya ng 3 meters pataas. Pero kung X dito mo, i-reference mo dito. Tapos kung Y dito. Okay? Yan lang yung pinaka-easy na ano niya. Kung diagonal, o yan, may reference ka. Naka-diagonal yung movement niya. Okay? Okay? So, yan. So, dahil Y, gusto natin, okay, Y. Okay? Then, spacebar. Default ko so. Okay? I-move pa natin ng konti. M. Angat pa isa. 1 meter. Okay? Okay. So next is, i-ano natin yung rotate. Paano natin i-rotate? Okay? I-rotate natin guys. Yung rotate na yan, ito. Okay? Yung rotate na yan, i-click mo lang. Pag-click mo yan, yan. Pag-click mo yung corner na yan, yan. Tapos, kahit saan ka, dito ba, papunta dito, or dito, papunta dito. Pili ka lang doon. Or dito, papunta dyan, pwede. Okay? Dito, yan. Okay? O, rotate mo lang. Yan, gumagawa siya, nag-rotate siya. Ha?
Oh. Okay. Yan. So pwede mong i-input kung ilang degrees. Okay, kita yung angle dito. 15 degrees, 30, 20. Okay, ilagay natin 45. Enter. Okay, napo 45 siya. Okay. Yan yung kagandahan ng SketchUp. Marami kang magagawa. Okay. So hello guys, ngayon na ituturo ko sa inyo kung paano i-import yung mga AutoCAD. Ipasok natin dun sa SketchUp. So, ang ginagamit natin yung SketchUp ay SketchUp 2019. So, sa pag-import guys, kailangan natin ng malaman kung ano yung proper na pag-import ng AutoCAD drawings para sa paggawa natin ng 3D models sa SketchUp. Okay guys. Ngayon, i-open muna natin yung SketchUp program natin. Okay. So, dito sa SketchUp program guys, makikita mo na ito yung display na to is ito yung window screen. So, itong welcome screen na SketchUp. So, dito guys, pipili ka lang dito kung ano yung template na gagamitin mo. Dahil doon sa ang AutoCAD drawing natin is ang ginagamit na units doon is mm. Yung dimensioning din niya is mm. So gagamitin natin ay yung architectural na millimeters. So ang pipiliin natin guys ito yung architectural lang para mas madali. Okay. Click lang natin yung architectural. Then hintayin natin siya mag-open. Okay. So, meron na tayo dito sa ito na yung welcome screen natin. Window screen. Okay. So, unang natin gawin is simula natin to para kasi minsan nagluloko yung SketchUp. Save ko muna to. Ipalitan ko lang yung existing na ginawa ko dati. Okay. Okay guys. Ngayon, puntahan muna natin yung ito yung ngayon, ito pala yung floor plan natin. Okay, na-import. Buksan muna natin para makita natin yung kung ano yung meron sa drawing na to. Okay. So, ngayon naka-open na siya. So, ito yung floor plan. So, isang floor plan lang yung gagawin. I-import natin para mas madali yung tutorial niya. Okay? So, ito guys, itong drawing na to guys, naka-organize na to. So, that means yung layer niya, itong dimension na to, naka-layer na rin dito. Ito yung wall, naka-layer na rin dito, pati yung mga furnitures. Okay? So, ito lang yung gagawin nyo guys, i-organize nyo lang para makita nyo ma-display nyo at saka may tago nyo dun sa SketchUp yung dito mag-a-appear yung lahat ng layer mo. So pwede mong itago at saka ipakita yung ano. Okay, pwede mong i-display. So dahil naka-organize na to guys, so kung tandaan nyo lang kung para makita nyo kanong diferensya kung i-import natin yung AutoCAD drawing. Okay. So make sure lang na lahat ng level na to is naka zero yung elevation niya. Okay. So nakita mo nasa zero. Okay. Z zero, elevation zero. Para yung lahat ng line na yan pag i-connect mo gagawa ka ng surface mabilis lang. Okay. Next guys, dahil naka-organize na yan, pwede mo itong i-close or
dyan lang para sa reference natin. Ang next natin gagawin, mag-i-import na rin tayo. So ang una natin gagawin is punta lang tayo dun sa file, then import, and then piliin natin yung floor plan na file name kung anong gusto natin i-import. Okay, so ito na ang next natin gagawin. I-observe nyo pala ito guys, dito minsan hindi nyo makikita yung drawing nyo kasi naka ito yung supported type image yung nag-appear dito. So kung hindi makikita yung AutoCAD dyan, itikab na file dyan, sa paghahanap nyo hindi nyo makikita, check mo lang to. Check mo dito, kailangan mag-appear yung AutoCAD ito. .dwg or .dxf. So that means .dxf at saka .dwg na format pwede mong i-import. Okay? Okay. So nakikita na siya. Kung picture siya guys, kung SketchUp siya, oh, ito pwede mo rito i-import. Bali hindi lang AutoCAD, hindi lang picture, kapati yung AutoCAD na model din. Halimbawa, may ginawa ka dun sa isang model, i-import mo, ipasok mo dun sa itong gagawin mong bagong model, pwede rin. Okay? Halimbawa, may ginawa kang ano dun, table. So, kabila isang model, may model ka na, i-import mo dito. Pwede mong i-ano. Okay? So, pero guys, meron pala tayong technique dyan kung, meron pa rin tayong technique dyan kung paano yung isang model, ipasok natin dun. Sa dito sa bago mong file gamit yung component, pero i-discuss natin yan, okay, in separate video. So ang gagawin natin, dahil AutoCAD yung pipili natin, select mo lang to, AutoCAD files .dwg .dxf. okay, kung picture yung kukunin mo, itong all supported type images .bmp, i-make sure lang na nandito yung ito yung mga nakaano sa kanya sa mga picture. Dahil wala tayong picture, hindi mag-appear. Okay? So ito lang muna, AutoCAD. Select mo lang tong file name, and then wag mo muna i-import. Pili ka muna dito sa option. Okay? Punta muna sa option, and then i-check mo lang tong mga boxes. Okay? Checkbox. Check mo lang 'yan. Sa dito guys, parang default na kasi ito eh. Ngayon, so dito guys, sa preserved drawing origin, kung i-consider mo yung coordinates niya dito, halimbawa ito, medyo, kung ito gusto mong i-retain yung position niya, so ang gagawin mo, pag i-import mo, check mo lang yung preserved drawing origin. Okay? So since i-consider natin yung coordinates, i-check na lang natin yung preserved drawing origin. Okay? Ngayon, punta tayo dito sa scale, yung units niya guys, dahil ang units natin dito is naka mm, 120mm, 240mm, 4500mm. Okay? Ang gagawin natin dito, i-mm din natin by millimeters. Okay? Pwede mo rin tong gagamitin yung meters. Okay? Pero, medyo, ano, mas madali yung millimeters kasi para sang-ayon dito sa unit mo. Pwede mo rin tong millimeters or model units. Ibig sabihin, yung model units na yan, kung ano yung units mo dito, yun yung i-consider niya. Okay. So, next is, pili natin yung millimeters. I-okay lang natin. Okay. Okay, then observe origin. Okay. Then import. Click lang import. So, ito guys, merong mga entities na ini-ignore na yung SketchUp, which is, halimbawa yung mga dimensions, yung mga text, hindi niya inano. Minsan may ibang blocks nga hindi nade-detect. Okay? But most of the object na-consider na na-import naman. So ito yung record niya. Okay? So i-close lang natin. Okay, here we go. So ito na guys, so meron na tayo ditong floor plan. So makikita nyo, dahil naka-coordinate siya, kung makikita mo yung layo niya, which is kung dito yung tao, parcel distance siya. Okay. So yan yung pag-i-import ng AutoCAD sa SketchUp.
So ngayon, para makagawa tayo na makapag 3D tayo, ang gagawin natin, kung naka ano to guys, kung i-click mo yung linya niya, okay, click yung linya niya, na-observe mo, nakiklik lahat. Ibig sabihin, naka-group siya or naka-component. Okay? Para ma-edit mo yan, pwede mong edit component lang. Okay? Sa edit component, makiklik mo na yung individual lines niya. Okay? So, since guys, wala pa tayong surface, wala tayong makiklik na surface dito, ang gagawin natin is, pwede tayong gagawa ng, okay, dito. Gagawa, iti-trace natin yung wall niya para mas madali. Okay. Okay. Kung makikita niyo guys, yung wall niya, nasi-select na. Okay. So, mas madali siyang i-pull. Okay. O, meron siya. Pero, merong ibang wall na hindi siya na si-select. Halimbawa, ito. Butas pa rin. Di ba? Butas siya. So, ang gagawin natin, dahil butas yan, pwede kang mag-create ng linya dyan. Okay? So, create ka lang ng linya along dun sa side. Or, create ka ng linya naka-X. Okay? So, it doesn't matter. As long as maklose mo siya. So, yan na guys. Ito rin. Iko-close din natin. Kahit ganyan, pwede rin. So, okay guys, so nandito na yung ano natin. Pwede na tayo maka-create ng wall. So, sa pag-create ng wall guys, mas maganda na i-groupings nyo siya. Halimbawa ito. I-select mo lang to. Select mo yung mga walls. Okay. Select mo yung mga walls. Yung surface ng walls. Ito pa. Yan. 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 Okay. Makikita mo kung bakit mas maganda kung i-grouping siya para hindi ma-delete yung ibang lines pag mag-edit tayo sa wall, okay? So, i-right-click mo lang, i-hold nyo lang pala yung control button, control niya, tapos i-select mo yung mga surface. At saka, yun. Pag na-select na, i-right-click mo lang, release yung hold, control button, ay control keyboard, right click, then make group. Okay, make group. Once i-make group mo siya, yan, okay, which is napapasok na siya, parang pinasok yung wall na yon. So ang nangyari guys, sa wall na to, halimbawa nasa labas tayo, di ba? Ngayon pwede mong i-explode yung ano, itong object na to. Ibig sabihin, kasi pagpasok mo, kung sa pag-edit niya pala, pwede mong i-double click or i-click mo yung object, i-right click mo lang. Pwede. Edit component. Okay? So yan, makapag-edit ka na. Kung halimbawa, nakapag-edit component ka, tapos pag mag-click ka dito sa labas, automatic lalabas ka kasi iba yung na-click mo. Pero kung mag-edit ka, dapat dito ka lang sa loob mag-click. Okay? Para continuous yung edit mo. Pero pag mag-click ka dito, kahit isa, wala na, lalabas ka na. Okay? Para hindi hassle guys, i-explode mo lang to. Right-click, explode yung component. Okay. Then, click ka lang dito sa labas. Okay. So, ngayon, kung mag-i-edit ka guys, halimbawa ito, makikita mo. Kung gusto mong i-edit to, right-click mo lang, edit group. Okay? Ang makikita mo guys, yung wall. Okay? Mas madali. Ibig sabihin, kahit mag-delete ka, halimbawa, mag-eraser ka. Kung mag-eraser ka, hindi mo madi-delete yung object. Okay? Wala kang na-delete. Bakit? Kasi, nag-group siya. Kung parabang i-isolate mo lang yung object siya, tapos i-edit mo lang. Parang edit blocks lang. Kung sa AutoCAD, edit blocks siya. Pero ito, sa SketchUp, technique niya, make group. Para, pag mag-edit group ka, okay? Para, pag mag-edit group, wala kang, hindi mo rin ito makiklik. Okay? Makiklik, pag i-click mo yan, parang papasok na sa ibang group. Pero, yung wall, hindi na rin makiklik mo. Okay? Pwede ka mag-click dito kasi ito, naka-block to sa AutoCAD eh. Pwede mo i-click yan. Yan na rin makiklik mo. Pero, kung i-select mo to, hindi mo masi-select.
wala kang masi-select dyan. Okay? Balik tayo dito sa wall. Ito yung wall. So, itong wall, kung magsi-select ka dito, wala kang ma-delete. Kung masi-select mo lang yung nandito sa wall. Okay? So, ngayon, ang gawin natin, i-pull natin. Halimbawa, i-pull natin. P. O itong pull. Kung i-pull natin yan, nasi-select yan. Okay? Kung i-select mo, yan. Makakagawa na tayo ng wall. Ang bilis. So, ilagay natin 3 meters. No. Mali yung na-input ko. Nag 3mm. Ilagay natin 3,000. Okay? Enter. Yan. Makagawa na siya. Mabilis yung meter niya. So, ito rin. Kiklik mo. Yan. 3 meter. 3,000. Okay? Yan. Or, sa pag, by the way guys, sa pag pull nito, pwede mong i-reference yung top. Gaya ng diniscuss ko nung dati. I-reference mo lang yung top para mabilis. Okay? Kahit saan dyan, kasi isang label lang to eh. Makikita mo sa label lang yan. Kung makikita mo, magpa-follow yan. Kung dito ka sa mid, magpa-follow din yan. Okay? So, itong gagawin mo. Yan. Mas mabilis. Isa pa guys, dahil ang SketchUp, meron siyang parang naka-store yung last input na naka-input na data. Halimbawa, naka-copy pa yan, okay? Naka-copy pa yan. Pag yung last na na-input mo, i-double click mo lang, 3 meters siya. Automatic siya kasi 3 meters yung na-input mo. Ang bilis. Oh, di ba? Mabilis siya. Okay? Yan yung madaling pag-import ng paggawa ng 3D ng SketchUp. So, nakagawa na tayo ng wall. Okay? So, ang gagawin na lang natin, halimbawa, ito. Hindi pa natin na ano to. Okay? Ang gagawin natin dito, P. Pull din. So, paggawa natin dito, yan. No. Hindi pala to siya wall, guys. Hindi siya wall. Okay? Parang porch lang siya. So, ito yung wall. Okay? Yan yung wall. Pull mo lang siya. So, meron na tayong 3D model. Okay? So, sa pag-create mo dito, sa wall na to, labawa, i-ano na lang natin to. Yan. Okay? Delete mo lang yan. Delete mo lang to. No. Sorry. Huwag muna natin i-delete. Halimbawa guys, maggagawa ka ng window dyan. So, ito yung gagamitin mo. Itong tape measure tool para ma-measure mo yung height. Halimbawa, kung yung window mo is above 1 meter above the ground. So, input ka 1,000. Ayan. So, sa 1,000 na yan, pwede kang mag-create ng line. Saka, dito rin sa baba. Okay? So, nakakreate na siya ng surface. Ang gawin mo, pull ulit. Yan. Okay? I-delete mo lang yung, gamit mo yung type E, eraser. Delete mo lang yan. Okay? Next is, para sa shortcut, kung ang height mo dito is around 1.2 meters, so ang gagawin mo, select mo lang yung surface niya, okay? Select ng surface, then M, Control C. Then, select ka dito sa corner, up, 1,200. Okay? Spacebar. Okay? Then, pull. Yan. Oh. Madali lang siya. Oh, sorry. Delete mo lang yung unnecessary line. Oh. Mayroon ka ng window dito. Ganun din. Dito rin gagawin mo. Yan. Madali lang din yung paggawa niya ng window. Okay. Pull. I-reference mo dito sa side or dito sa top. Pwede rin. Yan. Diba? Magpa-follow lang din or dito sa side. Okay. Then, i-delete yung linya. Yung mga hindi kailangan. Then, ito,
move, control C, 1.2, 1200M, control C. Ensure lang na nasa blue ka guys, blue access, 1200, then P ulit. Okay. So meron kang nagawang ano window na ulit. So ganun din dito guys, din yung gagawin mo. Itong tape measure tool. Okay, kung nasa dahil bedroom siya, ilagay natin nasa 1 meter above the ground siya. Okay. 1000. Pwede mo rin gamitin ulit yung tape measure tool. Okay. 2200 dahil 200. Okay. Yun din yun. Sandali lang. Okay. Oh. Reference mo lang dito. Oh, ayan. Diba? Ito rin. Diba? Mas hassle siya pag ano. Depende na lang kung ano yung technique mo. Pero, ang kinalabasan yan, para lang. I-delete mo lang tong surface na to kasi hindi naman yan naka-extrude. Yeah, naka-extrude. So, delete mo rin to. Ayan. Yung mga unwanted lines. Okay. Yun. Saka, itong reference set guys, kung nakikita mo, infinite yan. Okay. So, i-delete mo lang. I-select mo lang. Drag lang. Select. Delete. Okay. From left to right. Kasi pag right to left, hindi yan masi-select. Okay. Parang AutoCAD lang yan. Parang AutoCAD yung consideration niya. So, kung makikita mo guys, itong nakagroup na to, halimbawa, yung linya ng wall, makikita mo, naka-hide siya. Okay. Furniture, nawawala siya. Parang AutoCAD lang din yung, ano niya, dimension niya. Oh. Di ba? Yun yung kagandahan ng, ano, kagandahan ng SketchUp. Maitago mo yung mga ibang mga hindi kailangan. Okay guys, so ito na yung 3D model natin ng wall. So yan lang din yung pag-i-import ng AutoCAD drawing. So pag-i-export nito guys, madali lang yan. So i-discuss ko lang full details for the, sa next video. Kasi medyo mahaba-haba siya, pero madali lang siyang maintindihan. Kasi kailangan natin mag-add ng add scene para sa animation. Tapos kung ano yung naka-display dyan, yun yung i-export niya sa AutoCAD. Okay? 2D or 3D. Okay? So, please guys, comment down below kung ano yung gusto niyo matutunan at saka kung ano yung tanong niyo. At sana anong request niyo na gusto niyo matutunan. Salamat sa pagsuporta at see you in my next video. Hello guys, welcome to my channel and thank you for following me through this video and for your interest to learn SketchUp. In our previous tutorial series, we discussed about on how to use the necessary toolbars, namely drawing tools, edit tools, construction tools, and camera toolbar tools, which enable us to make 3D models with texture application using paint bucket tools and many more. In this tutorial video, we will discuss about on how to use sandbox toolbar tools. We will create contour lines manually to create a mountain or island to understand the functions of sandbox toolbar tools. If you like this topic, kindly follow me until the end of this video.